Ayan, magandang araw po sa lahat at sa mga kaibigan natin dyan, sa mga sumusubaybay po sa ating mga nilalabas na video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po ay nakikita nyo po ang mga senior citizens. Humigit kumulang mga 200 sila na nandyan, na nasa PICC pa po sila. So, dito po sa PICC ay napag-alaman nila na pwede ritong magreklamo or magpahayag ng kanilang mga saloobin. Kaya, sumugod po sila ngayon dito para ipakita kay Mara Tamundong ang kanilang suporta dahil nga po sa mga kini-question na kung ano-ano kaya Mara Tamundong. Dahil nga raw po sa pagtulong sa kanila, kini-question kung saan galing ang mga pondo na ibinibigay ni Mara Tamundong sa kanila. At tungkol naman po sa registration ay kung bakit daw hinihingi ang mga data ng mga seniors na ito. So sila po ay nagtipon-tipon dito para ipahatid sa mga kumu-question kay Mara Tamundong na hindi po sila pinagsasamantalahan ni Mara Tamundong, bagkos ay sila po ay natulungan ito ng mabuti at mula sa puso ni Mara Tamundong. So dito po ay pati ang chairman ng Barangay 828 ay sumuporta rin po. At ito po ang kanyang pahayag. Hindi, kasi ako magkakaintindi ko, yung sa mga senior natin kasi, marami silang benepisyo. Di ba? Tama? Tama. Hindi nakakarating sa kanila. Mismo kami mga barangay officials, di naman namin alam yun. Regarding sa PhilNil, di naman namin alam. Di ba? So yung hindi naman namin kayang gawin, at may gumagawa naman na iba at hindi naman makakasama sa pagtulog, dapat pabayaan natin. Tama ba yung mali? Wala na kasi gante. Diba? So ganun kasimple yun eh. So dapat ano, hindi namin kaya ibigay yung mga tulong sa kanila, katulad ng ang daming pondo ng PhilHealth. Hindi nila alam kung paano gamitin. Lalapit sila sa mga politiko sa katulad namin. Eh paano kung galit kami sa kanila? Diba? Hindi namin kayo matutulungan kasi hindi nyo ako binoto. Diba? Di kawawa naman sila. Eh, kung hindi naman kasi dahil sa kanila, eh, wala kami sa mundo. Diba? Wala kami sa posisyon. Wala din si presidente, wala si mayor, wala si congressman. Kaya dapat, yung servisyo dapat na yun, lalo-lalo na galing sa gobyerno, dapat diretso pababa, papunta sa amin. Kasi parting kami ng gobyerno eh. Kami yung pinaka last part ng gobyerno kung bakit lahat ng mga resolution, lahat na sa amin natutupasan yun, sa amin sa barangay, di ba? So, siyempre nakakalungkot naman yung mga senior citizen natin, pababayaan natin. Sir, paano yun? Binibigyan nila ng hindi magandang issue. Kasi yun, yung salita kasing issue, ganito yan. Siyempre sa politika, meron kasi mga politician na nakalako na. Oh. Diba ako, chairman ako, sinanla ako na sila, diba? So isang drive na lang yun. Kasi pag kumaliwa ka, ma-aksidente ka. Diba? Pero dapat sa amin, dapat kumaga sa freelancer kami. Kung sino yung makakatulong sa amin, makakatulong sa kanila, lalo sa barangay. Dapat ganun. So palagay niyo pa sir, nagkakaroon po ba ng discrimination sa barangay? Automatic eh. Kasi ano ba yung masama sa ginagawa? Yung iparating sa kanila na may pwede kayong benepisyo sa bilet, masama ba yun? Oh, hindi naman pala eh. So anong ikakasama? Kasi nga, masyado tayong mapolitika. Di ba? Bakit? Buti pa yung adik, tumitira muna bago maghinala. Eh sila hindi pa nakakatira, naghihinala na. Di ba? Tama. Kasi naka-prepare tayo sa 2025. Tanggalin muna natin yung 25. Kasi hindi pa naman natin alam kung may bukas pa eh. Di ba? So wag muna natin intentionan yung 25. Intentionan natin kung paano sila matulungan. Eh lalo na si nanay, nakita mo, di ba? So, hindi nga nila alam ni nanay kung sa kukuha. O ngayon, kung hindi sila makakapag-claim sa PhilHealth,
aasa sila sa mga anak nila, mga pamilya nila. Eh kung mabibigyan sila ng pilit, yung ibibigay sa kanila ng anak at pamilya nila, magagamit nila sa pagkain. Tama, mali? Parang galit kayo, ah. So, di ba? Ganun kasimple. Eh ako naman, sabi ko nga sa inyo, italikod muna natin yung 25. Talikuran muna natin yung 24. Isipin muna natin yung 23. Di ba? Hindi naman natin, sabi ko nga, swerte nga natin, may mga senior citizen, marami pa eh. Eh paano kung wala silang pilit, baka mabawasan sila. Oh, kaya sabi ko, yung mga tamang hinala, dapat inalis yun. Kasi ibinaba po ito ng ating gobyerno, ng ating presidente. Yes, tama, may PhilHealth. Oh, kaya yung PhilHealth kasi na yun, malaki tulong yun. Hindi lang sa senior, miski sa amin. Kaya nga kami nagpapamember, eh, buti nga sila, libre. Di ba? Oh, hindi nga namin alam kung paano sila ipatawag ito, i-re-register. Tsaka sir, yung sa National Convention of Senior Citizens is programa ng National Government. Oh, yun nga, dapat ang nagkaklaro talaga dyan, yung Congress. Eh. Hindi, ang issue na lang ngayon, sir. Yung mandato, hanggang saan ba yung mandato ng National Commission ng Senior Citizens, di ba? So, pwede ba kami mag-allow? Ang ini-issue nila, sir, bakit lang raw sa District 5 lang raw ito inaalaw? Ayun nga, eh, national ito eh. Bakit sa District 5 lang mamaran inaano? Ang District 5 kasi sakop ng Maynila. Kung si Maynila sakop ng Pilipinas, di ba? So, pag sinabi ng Pilipinas, national. Pag lumabas ka ng Maynila, national pa rin. Pag nasa District 5 ka, sakop ka pa rin ng national. Tama? So, saan ba galing yung mga taxes na ginagastos nila? Di ba galing sa mga to? Kumakain sa Jollibee to eh. Sumasakay ng jeep. Yung jeep, nagbabayad sa diesel, nagbabayad sa gasolinahan. May tax yung mga gasolinahan. Tama, mali? Tama. Oh. So, yun na nga. Ano dapat yung mga tax na yun? Mabilis na dapat pinararating sa kanila? O, oh, kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin eh. Anytime, bukas, pwede tayo mawala. Di ba? Oh. Tama ba sa inyo? Alam niyo kung totoo sa inyo kung kasi yung natin, swerte niya mga yan kasi umabot sila ng 60. Eh kami nga, hindi namin alam kung aabot pa kami ng 40 years old. Eh, kaya tingin pa lang kami. Diba? Wow, well, batang-bata pa kayong tingnan niya. Yay! Hindi, tayo kasi, di ba? Tama kasi naman. Kasi nabinigay sa inyong edad, hindi na may handle sa kumagitan ng mga medisina, yung tama pag-aanagawa sa kasugan. Siguro sa atin makakabibigay kasi puro tayo sa pambili ng gamot. Hindi pa kayo mga adik, may pambili ng gamot tayo. So, hindi. Nasa kama lang, nakakasukot kasi kung hindi tayo sa inyo, wala kami. Diba? Wala kami na. O, kasi kung wala kami, wala kami. Ano kami? Request ko lang, magmula sa presidente natin hanggang sa pinaka-lower part ng gobyerno, yung mga senior citizen natin, tulungan natin. Yun lang. Wala nang iba. Hindi mo naman kailangan bigyan ng pera yan. Papilahin na papilahin para lang naman namamalimos. Eh, no? Bigyan mo sila ng tamang pag-claim. Kasi may pera naman ng gobyerno eh. Yung gobyerno na yun, galing din sa inyo yung pera nun. Galing din sa inyo yung mga pera na yun. Inipon lang yan. Kasi binigay sa amin. So, tama lang sa atin na mapakinabangan ng mga senior citizen, yung mga perang yes, galing din sa kanila. Tama naman. Galing sa atin yun eh. Galing sa kanila. O, ilalo sila, malalaki ang bag nila. Kasi bakit? Yung iba sa kanila, membro ng Mercury Drug. Tama? So, Peter. Malaki ang tax ng mga gumagawa ng gamot. So, Chairman, no, minsan yan lang po sa mga... Ito pa, isa pa ang concern ko lang. Gusto ko lang i-bose out sa inyo. Ang problema ngayon natin, yung tinatawag na rin, i-re-registered ka pa pag magpapatingin sa center. Tama? Narinig nyo ba yun? Sa dami ng nanukulan sa Maynila, hindi naman nangyari yan. Tama? Kawawa naman eh. Iba, masama pakiramdam. Sige, madam. So, diba, i-registered pa. Kawawa naman sila. Diba, nisaan yung sana ano, tulungan nyo na lang yung mga senior citizen. Kasi kung hindi tayo sa mga senior citizen,
wala ka isang mundong ibabaw. Oh, kaya kung alam nyo makakatulong, tulungan nyo na lang. Hayaan nyo yung mga residente natin. Diba? Hayaan nyo sila makapili kung sino yung makakatulong sa atin. Ilabas muna natin yung 2024. Ilabas muna natin yung 2025. Kasi hindi natin alam kung may bukas pa. Diba? So, ang pukusan natin yung present kayo kung paano sila matutungan. Yun lang. Oh. Masabi natin kay Miss Marta Mundong. Actually, si Mara. Pinaglalaban yung karapatan. Oh, kasi ganun din naman. Dapat naman lahat, hindi lang si Mara. Dapat kami mga barangay officials, pinaglalaban din namin siya. Yes. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi kami magiging chairman. Di ba, yes, kuya? Tama. Oo, kaya siyempre, tatanaw kami ng utang na loob. Opo. Hindi ka dapat tumanaw ng utang na loob. Dapat utang na loob. Yes. Di ba? Tama ba yun, ay? Ngayon lang naman, wala na ako. Ano, kaya sabi ko, kahit ikatanggal ko sa pagiging chairman yan, walang problema. Basta ako, may stand up ako para sila matulungan. Ayun. Kasi hindi naman akin yung posisyon na to eh. Yung posisyon na to, pinahiram lang din nila. Mm-hmm. Di ba? Kung hindi nila ako pinahiram ng posisyon, di dapat nasa bahay lang ako. Tama ba yun? Ang galing ni chairman, ang galing ni chairman. Siyempre, gusto ko lang ipakita na bilang punong barangay, dapat wala kami dinidiscriminate. Pinapabayaan namin sila kung saan sila maligaya at makakatulong sa kanila. Ibigay mo sila. Huwag mo silang kontrolin kasi hindi mo sila pag-aari. Yes. Bagkos ikaw ang pag-aari nila. Yes. Kasi pinagkatiwalaan ka nila. Tama ba, Nay? Galing, galing, galing. Tama. So, ganun na kasi. So, yun, oo. So, sir, maraming maraming salamat po. Sige, walang problema to. Yan po si Barangay Chairman Strauss Tugnao. Sir, mabuhay po kayo. Oo, mabuhay kayo. Thank you. Yan, so dito sa labas ay makikita nyo na nagtipon-tipon pa rin sila, naghila-hilera sila at in-express nila ang kanilang gustong ipahatid sa mga tao pa na natulungan ni Ma'am Mara Tamundong. At ito po ay nakalagay sa kanilang mga banner na nakunan po namin dito sa may labas ng PICC habang sila ay pauwi. Kung ano-anong mga salita ang nandiyan na pagpapasalamat kay Mara Tamundong na nangyari po sa kanila at nagawa po sa kanila ni Mara Tamundong. So, ayan po at tingnan po natin ang kanilang mga ginawa dito sa labas ng PICC.